Kumusta maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap? Ngayon ay mapapanood nyo ang isang palabas na pinamagatang down patungkol ito sa dalawang magkatrabaho na na-stop sa elevator. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Kaya sit back at mag-enjoy! Nagsimula ang storya kung saan ang babaeng si Jenny ay nagtatrabaho sa isang office. Balak niyang mag-extend ng weekend vacation para bisitahin ang kanyang boyfriend. Sa mga puntong ito ay nag-email siya sa kanyang boyfriend para sa pagkuha ng plane ticket sa mga araw na yun. Nagmamadali siyang umalis sa office at nagdala na lang ng ilang pirasong candy. Sa kabilang banda, isang lalaki rin ang nagmamadaling umalis na katulad niya ay nag-file din ng long vacation. Magkasabay silang naghihintay upang makasakay sa elevator. Nanggaling si Jenny sa 49 na palapag habang nakasabay niya ang lalaki sa 42 na palapag. Sa tagpo ay makikitang nagbibiro pa ang lalaki sa kanya, ngunit hindi siya interesado sa mga pinagsasabi nito. Nang may nakitang kakaibang marka ang lalaki sa elevator at ipinakita sa kanya, bigla lang nagloko ang elevator at huminto. Sinubukan ng lalaki na pindutin ang mga buton at ang alarm, ngunit wala itong kuryente. Sinubukan niya ring piliting buksan ang pintuan, ngunit hindi ito mabuksan. Pinihit niya ang camera sa loob at nagsasalita na humihingi ng tulong, ngunit ni isa ay walang makarinig sa kanila. Maging ang kanilang mga cellphone ay walang signal dahil nasa underground level sila. Nagtataka rin si Jenny kung bakit wala man lang mga maintenance sa mga araw na yun para makapag-check sa kanila. Nag-aalala na rin siya na baka mahuli na sa kanyang flight. 15 minuto ang makalipas, pinaghahampas nila ang pintuan ng elevator, ngunit wala ni isa na makarinig sa kanila. Nakaisip ng paraan ng lalaki na baka merong labasan sa kisame ng elevator, kaya binuhat niya si Jenny para ma-check kung nasan ito. Habang kinakapa ni Jenny ang kisame ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kamay, kaya nagpasya na lang ang lalaki na ibaba siya. Nawalan na ng pag-asa si Jenny na makakahabol pa sa kanyang flight, samantalang ang lalaki ay patuloy pa rin ang pagbibiro sa gitna ng kanilang sitwasyon. Maya-maya ay nagpakilala na sila sa isa't isa. Nag-usap sila kung paano ang gagawin nilang paraan para makalabas. Nakaramdam ng uhaw si Jenny kaya binigyan siya ng lalaki ng tubig. Meron ding alak sila na dala, ngunit ang tubig lamang ang tinanggap ni Jenny mula sa lalaki. Dahil walang pagkain na dala ang dalawa, tanging candy lang ang iniabot ni Jenny sa lalaki. Naisipan nila na kailangan nilang magtipid ng pagkain kung anong meron sila, baka sakaling ilang araw pa bago sila makalabas sa elevator. 4 oras ang lumipas ay ihing-ihi na si Jenny, ngunit pinipigilan niya ito dahil nahihiya siya na gawin ito sa harapan ng lalaki. Sinabihan siya ng lalaki na kailangan niya ng magbawas dahil baka sumakit pa ang kanyang tagiliran. Nagalit si Jenny, ngunit tinanggap niya rin ang alok ng lalaki na umihina lamang sa isang thermos na kanilang dala. Nagtakip ng tenga ang lalaki at tumalikod sa kanya bilang respeto sa hiling ni Jenny. Matapos nun ay nakaraos din si Jenny at muli ipinakita ng lalaki ang drawing at dinagdagan niya ito. Nag-usap sila patungkol sa kanilang mga sarili habang naglalaro. Nagkwento ang lalaki tungkol sa kanyang trabaho at ganun din naman si Jenny. Nagsalita si Jenny tungkol sa kanyang pupuntahang bakasyon at balak sanang sapresahin ang kanyang boyfriend. Maya-maya ay binuksan na nila ang dalang alak at ininom. Mas lalong naging malapit sila sa isa't isa at nagkwentuhan. Sinabi ng lalaki na dati na niyang nakita si Jenny sa naturang building, ngunit di niya lang ito pinapansin, baka masabi ng babae na isa siyang stalker. Natawa naman si Jenny sa kanyang mga sinabi habang patuloy sa pagguhit. Matapos ang kanilang drawing, pinakita nila ito sa isa't isa. Humingi ng paumanhin si Jenny sa lalaki dahil hindi kagandahan ang kanyang pagguhit. Samantalang ang sa lalaki ay mukhang seryoso sa kanyang ginawa. Kinuha na ng litrato ni Jenny ang drawing at sinabing gagawin niya itong profile picture kung makakalabas na sila ng elevator. Matapos nun ay nag-usap sila patungkol sa pagkain at agad naman nagpalit ng topiko dahil baka sila magutom. Dito ay nagsimula na silang nag-usap patungkol sa kadiutan. Nagmistulang interview ang ginawa ni Jenny sa lalaki at tinanong kung saang lugar na pinakamadumi niyang dinala ang kanyang nakaharutan. Ngunit nahihiya ang lalaki, kaya siya na ang nauna na magkwento patungkol sa kanyang mga nakaraan. Habang kinukuha na ng video ay ikwento niya sa lalaki na na-experience niyang matulog sa loob ng library kasama ang kanyang ex-boyfriend noong college. Matapos ay ang lalaki na ang nagkwento tungkol sa kanya. Medyo nahihiya ito, ngunit nagkwento siya tungkol sa isang picnic ng kanyang ex-girlfriend at nagsalpukan sila sa loob ng sasakyan. Nahiya ang lalaki sa kanyang mga pinagsasabi at humingi ng tawad kay Jenny at baka ito ay mob excuse sa kanyang ginawa. Ngunit mistulang ginanahan si Jenny sa kanyang mga kwento. Di katagalan ay lumapit ang lalaki sa kanya at doon na nagsimula ang alam kung matagal mo na rin hinihintay sa storya. Sinimula ng balata ng lalaki si Jenny at nagsalpukan na nga ang wala at ang meron sa loob ng cockpit arena.
Matapos ay sinabi ng lalaki na baka ma-inlove siya sa babae. Ngunit tumayo nang walang imat si Jenny at lumayo sa kanya. Sinabi ni Jenny ang totoo sa lalaki na ang dahilan na gusto niyang pumunta sa New York ay gusto niyang makipagbalikan sa kanyang ex. Ngunit iniba ng lalaki ang storya at sinabing maaring nangyari ang lahat ng ito dahil pinagtapos sila ng tadhana at gusto niyang wag nang balikan ni Jenny ang kanyang ex-boyfriend. Ngunit nagalit si Jenny sa kanya dahil alam niyang mahal pa niya ang kanyang ex at sinabing kailangan na nilang makalabas sa elevator at bumalik sa kanya-kanya nilang buhay. Nagalit ang lalaki at napaiyak at sinabing wala man lang inisip na iba ang babae kahit na natrap na sila sa elevator. Maya-maya ay sinabi na ng lalaki ang katotohanan. Sinabi niyang hindi totoo ang lahat na parehas sila ng trabaho at hindi rin totoong pangalan ang kanyang ipinakilala kay Jenny. Siya rin ang may pakana ng lahat ng kanilang pagkatrap sa elevator at ang lahat ng ito ay planado na. Matagal na pala niyang minamanmanan si Jenny hanggat sa nagawa na niya ang kanyang mga balak. Natakot si Jenny sa kanya nang magalit ito dahil isa lamang siyang security guard at ramdam niyang walang pumapansin sa kanya kaya nagawa niya ang lahat ng ito. Hindi alam ni Jenny na nasa lalaki ang susi ng elevator at nang makatsyempo ay ginamit na niya ito para gawin ang kanyang mga plano. Nanggalaiti sa galit si Jenny at sinabing magsusumbong sa pulis pag nagkataon. Subalit mas lalong nagalit ang lalaki at hinaila siya nito at nagpalitan sila ng lakas upang makasurvive. Nahampa ni Jenny ang lalaki ng kanyang sandalyas at nawalan ito ng malay. Dahil sa takot ay nilapitan niya ito, ngunit bigla itong nagising at inihampas ang kanyang ulo sa sahig, dalawa na silang nawalan ng malay. Matapos nun nang magising na si Jenny ay nakita niyang gising na rin ang lalaki at nagtanong siya rito kung bakit niya nagawa ang lahat. Tanging dahilan ng lalaki ay gusto niya lang ng parehong trato sa isa't isa at hindi tumitingin kung gaano kaliit at mga nakaraan ng tao. Nagmakaawa si Jenny sa kanya at gusto nang lumabas nito sa elevator at sinabing kakalimutan niya ang lahat ng kanyang ginawa at bumalik na lang sa normal nilang pamumuhay. Dagdag pa ni Jenny ay maaari siyang makulong muli dahil sa kanyang mga ginawa. Ngunit mas lalong nagalit ang lalaki. Kinuha nito ang kanyang dalang gamit na ibibigay sana sa kanyang ex-boyfriend. Isinuot pa ng lalaki ang damit na para sana sa kanyang ex at pinakialaman din ang tabako at sinindihan sa kanyang harapan. Nagmisto lang psychopatiko ang lalaki sa kanyang mga ginawa at tumabi pa ito kay Jenny at sinabihan pa ng Happy Valentine's Day. Ilang oras ang lumipas, humingi ng tawad ang lalaki kay Jenny at sinabing sila na lang muli ang magsama. Maya-maya ay nairita ang lalaki sa mga umiilaw sa gilid ng elevator kaya hinampas niya ito at nabasag. Naalala ng lalaki na maaaring may labasan talaga sa ibabaw ng kisame ngunit di niya lang ito pinaalam ng una kay Jenny. Binuksan niya ito at sinabi kay Jenny na mauna nang lumabas at humingi ng tulong. Kinumbinsi ng maigi ni Jenny ang lalaki upang makalabas na siya sa elevator. Pagkarating niya sa taas ay pinakitaan niya ng gitnang daliri ang lalaki kaya mas lalo itong nagalit sa kanya. Sumigaw ito na maghanda at pag naabutan niya ito ay kanya itong pupuruhan. Nagmadaling umakyat si Jenny habang hinahabol ng lalaki. Nabuksan niya ng bahagya ang pintuan at sumigaw ng tulong, ngunit bigla siyang nahila ng lalaki pabalik sa elevator. Nawalan silang dalawa ng malay. Naunang nagising si Jenny at nakakita ng paraan para makahingi ng tulong. Nagsiga siya ng papel para ma-detect ng sprinkler at fire alarm na may nasusunog sa loob. Nang magising ang lalaki dahil sa kapal ng usok ay nasuntok siya nito at bumulagta. Ngunit nabawian ito ni Jenny ay itinali niya ang lalaki at hindi na makagalaw. Kinuha ni Jenny ang torch at tinakot ang lalaki at sinabihang ikwento ang lahat ng kanyang ginawa habang kukuhanan siya ng video. Inilapit pa ni Jenny sa lalaki at nagtanong sa totoo nitong pangalan. Sinabi nito na siya ay si John at gusto niya lang magkaroon ng date sa darating na Valentine's Day kaya nagawa niya ang lahat ng iyon. Ngunit di niya akalain na ganun ang magiging resulta ng lahat. Sinabi ni Jenny na sana ginawa niya lang ang tama at maaring mapayagan pa siya ng babaeng gusto niyang maging kadate. Ngunit huli na ang lahat at nagawa na niya ito. Nagkwento ang lalaki sa mga totoong nangyari sa babaeng una niyang naging kasama. Naaksidente sila nito at tumilapo ng kanilang sasakyan kaya pumanaw ang kanyang ex-girlfriend. 6 na buwan siyang nakakulong sa selda at nakalabas rin agad dahil sa payansa. Dumating na ang araw ng Lunes, pumasok na ang kasamahan na gwardya ng lalaki kasama nito ang kanyang asawa. Nakita ng gwardya na natrap sila sa loob ng elevator kaya nagmadali itong tulungan sila. Sinubukan ng gwardya na buksan ang pintuan ng elevator gamit ang bar. Ngunit di alam ng lalaki na sinuntok ni John si Jenny sa loob kaya ito nawala. Nang makapasok na ang gwardya sa loob ay inatake siya ni John Sanhi ng kanyang pagkamatay. Dinala ni John si Jenny sa sasakyan habang ang bangkay ng kanyang kasamang gwardya ay hinulog sa labas ng elevator. Nilinis niya ang lugar at pati ang kanyang sarili.
Pinura niya ang lahat ng kuhang video sa CCTV at nakita siya ng babaeng asawa ng kasama niyang gwardya. Inatake niya rin ito at pinatay at saka nilaglag din sa elevator. Matapos nun ay binalikan na niya si Jenny sa sasakyan at balak niyang sunugin ang katawan nito. Ngunit di niya alam, nagising na si Jenny at hinampas siya nito sa ulo na wala ng malay ang lalaki at kinarga niya ito sa sasakyan. Sinindahan ni Jenny ang sasakyan at doon na siya nakaligtas sa kamay ng isang lalaking psikopateko. At dito na nagtatapos ang ating storya. Naway nag-enjoy kayo at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa marami pang video na katulad nito. Maraming salamat!